Clyde, ang kamay ko pa kay bitawan. Imbis na bitawan ang kanyang kamay, ay mas lalo pa nitong hinigpitan ang pakikipag-holding hands nito sa kanya. Kasalo ko yan silang nasa biyahe patungo sa restaurant daw na kanilang pupuntahan upang kumain ng lunch. Ililibre daw siya nito bilang pagbawi nito sa mga araw na nagkakatampuhan sila. Halos mag-aalas dos na ng tanghali dahil niyaya pa siya nito kanina manood ng movie sa loob ng kundo unit niya pagkatapos nilang mag-almusal. Mukhang wala talagang balak ang binata na magtrabaho ngayong araw na ito. Gusto lang daw talaga nitong makasama siya buong araw. Gusto man niya kiligin at isipin na ito ang first date nilang dalawa ni Clyde ay hindi niya magawa. Nahihiya siya sa sarili niya. Ayaw niyang kiligin sa maling paraan. Alam niyang may masasaktan sila. Lalo na ang nobya nito at si Axel. Para sa kanya, mali ang ginagawa nilang dalawa ni Clyde. Friendly holding hands lang naman ito. Bawal na rin ba? Napabuntong hininga na lang si Kayla dahil hindi rin naman siya mananalo sa katigasan ng ulo ni Clyde. Pareho silang nakakulay asol na t-shirt. Paano ba naman kanina nang maligo siya at magpalit ng damit ay ginaya nito ang kulay ng suit niya. Sinadya talaga nitong maghanap ng damit nakakulay ng kanyang damit. Para tuloy silang nakakopol t-shirt kahit magkaiba ang disenyo ng mga damit nila. Magpapalit pa sana siya kanina ng damit ngunit hinila na siya nito palabas ng kundo unit niya kaya wala siyang nagawa kundi hayaan na lang ang pagmats ng kanilang mga kasuotan. Pati nga ang kanilang white rubber shoes ay parang magkapariho rin. Mukha mo, friendly holding hands, meron bang ganoon? Tumawa ito at hinalikan ng likod ng kamay niya. Bahagya siyang nakakaramdam ng kiliti sa tuwing nahalikan ito ang kamay niya. Hinayaan na lang niya ito at nagpatay malis siya na lang siya. Nang makarating sila sa tapat ng restaurant na parang gawa sa isang malaking bahay kubo na mansyon ay napangiti agad siya. Ang ganda kasi ng disenyo ng restaurant na iyon. Diyan tayo kakain? Yeah, diyan tayo mag first date. Bero ni Clyde sa kanya kaya pabiro niyang hinampas ang braso nito. Date ka dyan, hindi dito no? Namula tuloy ang kanyang mga pisngi. Alam talaga ni Clyde kung paano siya pakikiligin na no? Bahay Balay ang pangalan ng restaurant na iyon base sa nakasulat sa ibabaw ng malaking bubong ng bahay kubo. Napakunot ang noo niya nang magsuot si Clyde ng isang wig. Kulot-kulot ang wig na iyon na medyo mahaba at umaabot hanggang sa balikat nito. Pinapanood niya lang ito habang inilalagay nito ang piking makapal na kilay sa magkabilang kilay nito. Anong ginagawa mo, Clyde? Natatawang tanong niya dahil may inilagay pa itong nunal sa gilid ng pisngi nito at naglagay rin ito ng piking bigote. Ayos ba? Panigurado, hindi na nila ako makikilala. Nakangising tanong ni Clyde sa kanya. Tuluyan na siyang natawa sa itsura nito. Clyde, panay ka talaga kalukuhan. Lalo kang pagtitingnan ng mga taon yan eh. Baka isipin nila ermitan nyo ka. Tumawa ito sa sinabi niya. Ito lang ang naiisip kong paraan para makapag-date tayo eh. Hayaan mo na kung anong tingin sa akin ng ibang tao. Alam mo naman kung gaano ako kagwapo eh. Kinindatan pa siya nito bago ito tumawa sa sariling kalokohan. Nagmukha itong matandang ermitanyo dahil may kunting puting buhok pa ang kulot na wig nito. Halika na, mag-alas dos na. Hindi pa tayo kumakain. Huwag mo na ako titigan. Ganito naman itsura ko kapag tanda nating dalawa. Nakangising sabi pa ni Clyde bago ito bumaba ng kotse nito. Natawa na lang tuloy siya.
palabiro at makulit kasi talaga itong kaibigan niya. Mabuti naman at kahit papaano ay bumalik na ito sa dati at hindi na ito aburido. Pinagbuksan siya nito ng pinto kaya naman bumaba na rin siya sa kutsi nito. Muli nitong hinawakan ng kamay niya. Baka isipin nila sugar daddy kita. Huwag mo nang hawakan ng kamay ko para isipin na lang nilang lolo kita. Biro niya. Natawa lamang ito at hinapit ang kanyang biwang. Imbis na holding hands lang ang gagawin nito, ay doon sa biwang niya nanatili ang kamay nito habang naglalakad sila papasok ng magandang restaurant na iyon. Kaunti na lang ang kumakain dahil mag-aalas dos na. Marahil marami na ang natapos kumain ng tanghalian. Eat all you can kasi ang restaurant na ito at hanggang alas 3 lamang. Kaya't may isang oras na lang sila para kumain doon. Good afternoon, sir. Do you have reservation? Medyo nagtataka ang tingin nito kay Clyde dahil sa itsura ng binata. Napansin itong kakaiba ang itsura ng kasama niya. Yes. What's your name, sir? Kunot noong tanong ng babae dahil halatang iniiba pa ni Clyde ang tono ng boses nito. Name ng wife ko yung ginagamit ko for reservation, Kayla Martinez. Sagot ni Clyde na nagpalaki ng kanyang mga mata at nagpatibok ng kanyang puso. Pasimple pang pinisil ni Clyde ang bewang niya. Tumingin naman sa kanya ang babaeng nasa front desk at ngumiti. Ma'am, can I have your ID please? Nakangiting baling nito sa kanya. Nahalata kasi nitong kinilig siya dahil namula agad ang mga pisngi niya. Hindi niya kasi napaghandaan na sasabihin ni Clyde sa babaeng kaharap nito na asawa siya nito. Para bang lumutang sa alapaap ang puso niya. Hair. Dinukot niya ang kanyang ID sa kanyang wallet na nasa likod lamang ng pantalon niya. Miss Kayla Martinez, table for to. Alright, this be my man, sir. Pagbasa nito sa reservation book na naroon sa harap nito bago sila dinala sa pangdalawahang table. Nais mapataas ng kilay ni Kayla nang makita niya ang special setup ng table na iyon. May dalawang pusong lobo pa ang nasa gilid ng bawat upuan nila. Naiiba iyon sa mga karaniwang disenyo ng mga table roon. Enjoy your honeymoon, maman, sir. The buffet is over there. Bon appetit. Parang kinikilig pa ang babae bago sila iniwanan nito. Narinig niya pang nagbulungan ang babaeng iyon at ang isang staff na nagpapula sa kanyang pisngi. Ayan na ba yung honeymooners? Matanda na pala ang asawa. Bulong ng isang babae sa babaeng umaasikaso sa kanila. Oo, iyan na nga yun. Sugar daddy niya siguro. Napangisi tuloy si Clyde dahil narinig din ito ang bulungan ng dalawang chismosang staff ng restaurant na iyon. Hinawakan ni Clyde ang magkabilang balikat niya bago siya nito pinaghilan ng isang upuan. Napapailing na lang siya sa kalokohan ni Clyde habang umuupo siya. Napagkamalan patuloy silang mag-asawa nito. Sabi sa'yo, hindi nila ako makikilala eh. Nakangising sabi ni Clyde pagkaupo rin nito. Mukhang tuwang-tuwa ito sa mga kalokohang na imbinto nito. Dinidikit pa nito ng gusto ang piking bigote dahil tuwing ngingisi ito ay parang matatanggal iyon. Di niya tuloy maiwasan matawa. Panay ka talaga kalokohan, Clyde. Sinabi mo pang asawa mo ko at honeymoon natin ito. Baliw ka na talaga. Paano kung may makakilala sa'yo? Malaking issue yan. Hindi nga nila ako makikilala dahil magaling ako mag-disguise. Tara, kumain muna tayo ng pagkain natin asawa ko. Inirapan niya lang ito dahil feel na feel yata nito ang pagiging mag-asawa ko noon nila sa mga oras na yon. Habang kumukuha sila ng mga pagkain sa buffet long tables ay may mga taong napapatingin kay Clyde. Kinakabahan tuloy siya dahil baka may makakilala rito. Malaking issue iyon kung sakaling mangyari.
Awa naman ng Diyos ay mukhang walang nakakilala kay Clyde sa mga tao roon. Busy rin kasi ang mga ito sa pagkuha ng makakain. Napakaraming masasarap na potahi ang naroon. Marami tuloy silang kinuha ni Clyde bago sila bumalik sa kanilang lamisa. Clyde, sorry pala kahapon, nakalimutan kong birthday mo. Sabi niya habang kumakain na sila. That's okay, nakabawi ka naman eh. But I must admit na nasaktan ako dahil unang beses mong kinalimutan ang birthday ko. Dati ikaw pa nagpapaalala sa akin 1 month before my birthday. Tinignan niya ang mga mata nito habang sinasabi iyon. Parang mahinanakit pa nga ito ng kaunti, ngunit ngumiti rin. Pero ayos lang, nakabawi ka naman eh. Tipid na lang siyang ngumiti. Balak na sana niyang sabihin na mayroon na siyang nobyo, ngunit parang ayaw niya munang sirain ang magandang mood nito. Baka mapagalitan kasi siya nito. Ayaw kasi nitong nagpapaligaw siya. Pagkatapos nilang kumain, ay dumiretso na sila sa tipping nito dahil kung doon na ang sermon ni Manager Chua sa chatbox niya, kaya naman sinabihan na lang niya si Clyde na kailangan nilang siputin ang endorsement shot nito ngayong gabi. Simula noon ay parang nanumbalik ang pagkakaibigan nila. Hindi na siya hinahalikan ni Clyde sa kanyang labi. Wala rin kasi itong oras dahil napakabusy ng schedule nito. Naging mabilis ang mga araw. Naging maayos naman ang relasyon nila ni Axel dahil nasundan pa ng 3 beses ang dinner date nila ng kanyang boyfriend. Wala pa rin nakakaalam ng kanilang patagong relasyon bukod kay Dina. Masaya naman siya kay Axel dahil masarap rin itong kausap. Napapatawa rin siya nito. Higit sa lahat ay hindi ito gumagawa ng mga bagay na ikakagalit niya. Nauunawaan rin niya silang pagiging busy nila ni Clyde sa mga schedule nito. What? Napainom si Kayla ng kanyang iced tea pagkatapos niyang magulat sa sinabi ni Axel. Kasalukuyan silang nagdidit ngayon sa isang coffee shop. Naroon sila sa pinakadulo upang walang makakita sa kanila. Pang-apat na date na nila ito at so far naman ay nag-i-enjoy naman siya kay Axel. Puso na lang talaga niya ang problema dahil parang naiwan niya ang puso niya kay Clyde. Makakasama ko si Clyde bukas sa photoshoot ng Hotmin series. Naroon ka rin bukas, 'di ba? Ibig sabihin, buong araw kitang makakasama, hindi lang ganito kabilis. Tumatakas lang kasi siya madalas kapag nakikipag-date siya kay Axel. Parang bantay sarado kasi siya ni Clyde at oras-oras ay hinahanap siya nito. Katulad ngayon, tumakas lang siya sa isang interview nito ngayon. Kaya hito sila ni Axel at nagmemerhinda sa isang coffee shop. Naaawa na kasi siya sa nobyo niya. Hindi niya ito nabibigyan ng sapat na oras. Hindi pa alam ni Clyde ang tungkol sa atin. I mean, wala pang kahit sino maliban kay Dina ang nakakaalam. Pag-amin niya. That's okay babe, I understand. Hinawakan ni Axel ang kanyang kamay, ngunit halatang malungkot ito. Pero, hahanap ako ng tiyempo bukas at ipapakilala na kita sa kanila bilang boyfriend ko para matapos na itong pagtatago natin. Naaawa na rin kasi ako sa iyo. Hinaplos niya ang pisngi ni Axel. Kahit papaano naman, ay napapalapit na ang loob niya sa binata. Mabait kasi ito at maunawain. Iyon pa naman ang gusto niya sa isang lalaki. Higit sa lahat, hindi ito bastos. Never pa itong sumubok halikan siya. Nakakontento na ito sa halik sa pisngi niya. Sana lang ay matutunan niya na itong mahalin upang tuluyan na siyang makalayo sa pagmamahal niya kay Clyde. Okay la, parang gusto kitang halikan ngayon. Bulong ni Axel sa sarili nito, ngunit hindi niya iyon narinig. Ha ano? May sinabi ka ba babe? Tanong niya kay Axel. Sabi ko salamat. Magiging masaya ako kung ipapakilala mo na ako sa kanilang lahat bilang boyfriend mo. Lalo na first mansari natin bukas. Napasinghap siya. Isang buwan na ba agad sila?
ang bilis pala ng panahon. Hindi niya kasi tinandaan ang araw na sinagot niya si Axel. Hindi man lang niya iyon binigyan halaga. Samantalang yung pagbigay ni Clyde ng unang halik sa pisngi niya noong mga bata sila ay tandang-tanda niya pa ang pitsa pati ang oras. Really? Yes babe, I'll be the happiest man kung malalaman ng lahat ang relasyon natin. Gusto ko na rin makilala ang mama mo.